natin magsitayo pong lahat at tawagin po natin ang ating tagapagsalita ngayong gabi pong ito. Walang iba kundi si Preacher R.G. Landicho. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. I hope na ang bawat isa po ay excited sa kadahilan na makakapakinig po tayo ng salita ng Diyos. Amen. We should always be excited every time na ang salita ng Diyos ay naihayag sa pulpito. Amen. At salamat po sa ating mahal na pastor for giving me the privilege na maghayag po ng salita po ng Diyos. Every time na ako po'y na-assign po na maghayag sa Chapel R o saan pa man po, basta salita po ng Diyos ang aking hihayag, yun po ay aking laging tinitake as a great privilege po na galing po sa Panginoon. Kaya Pastor, maraming salamat po at tuwing maging blessing po ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Tayo po'y magbukas po ng Bible po sa Book of Galatians chapter number 1 in verse number 10. Book of Galatians chapter number 1 and verse number 10. Babasahin ko po verse number 10. For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Ngayon pong gabi ang pag-uusapan po natin, be a servant of God. Be a servant of God. Tayo po'y sandaling manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong pagkakataon na ipinagkaloob po sa amin na kami po ay makapag-aral po ng inyo pong salita. Panginoon, alam niyo po ang aking intensyon. All I want, O God, is to be a blessing to your people. Please use me, O God, mightily this evening. Please guide me. Please help me, Panginoon, na maihayag na meron pong kaliwanagan ang inyo pong mensahe, Panginoon. At ang aking panalangin, kayo po ang magbigay ng maayos po na attitude, na maayos po na espiritu sa inyo pong mga anak as they listen to your word, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Pwede na po magsiyo po ang lahat. At salamat po muli sa privilege po na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Yung Sunday po, ay habang nandun po kami sa bahay nila, Pastor, sinabi sa akin ni Pastor na kahit hindi ka naman muna po na pumunta ng Tarlac, di ba? Yes, sir. Wala pong problema kasi panghuli na naman po yung aking gagawin po doon. Ganun ba? Sige, ikaw mag-preach sa Sunday. Parang, ay, sa Wednesday, parang gusto kong bawi. Pero sabi po ni Pastor, ikaw mag-preach sa Wednesday. At alam niyo po, unang pumasok sa isip ko, salita ng Diyos ang aking ibabahagi. At napakaraming tao po na makikinig po nito at ako po'y naniniwala na ang tao po'y laging may inaasahan every time na ang salita ng Diyos ay naihayag sa pulpito. And then, yung Tuesday po, tinanong ko na yung Monday po, Monday night, sa bahay po muli ni Pastor, tinanong ko po siya, Pastor, ano po yung topic? Sabi ni Pastor, sundutan mo yung family kasi alam naman po natin every Wednesday na patungkol po sa family yung pinipreach po ng mga preacher po dito. Pero sabi ni Pastor, ay wag na lang. I-ship mo na lang, gawin mo na lang na encouragement sa mga nagsuko ng buhay sa Panginoon, sa mga naglilingkod sa Panginoon in general. At ngayon po ay patungkol po sa paglilingkod sa Panginoon ang ating pag-uusapan. I hope na pag pinag-usapan po ang paglilingkod sa Panginoon, lahat po ng anak ng Diyos ay excited. Sa kadahilan ng lahat po ng anak ng Diyos, ako po'y naniniwala na meron pong desire na magamit ng Diyos. Amen. Maaring yung iba ay merong hiya, but you have the desire to be used by God in His ministry. Amen. Ngayon po sa talatang binasa po natin, tatalakayin ko muna po yung maikling background lamang po nito para maunawaan po natin kung ano po ba ang pinaglalaban ni Apostol Pablo dito. Bakit po siya nagkaroon ng statement na ang sabi niya po, I should not be the servant of Christ. Kung ipi-please ko ang tao, I should not be a servant or the servant of Christ. Meron pong nakapasaloob sa kaisipan ni Apostol Pablo, bakit niya po ito binigyan ng emphasis? Ito pong Book of Galatians, ang church po sa Galatia, sila po ay bunga ni Apostol Pablo. We all know that Apostle Paul is a church planter. Siya po ay isang church planter at isa po sa naging bunga niya po ay ang gawain po doon sa Galatia. Okay po, during his first missionary journey po, ay doon po naging bunga po itong Galatia. At yung dumating yung panahon na si Apostle Pablo, of course, bilang church planter, hindi lang po siya pwedeng mag-focus sa isang lugar. Nakuha niyo po, pupunta sa iba't ibang lugar just to preach the word of God, just to proclaim the gospel.
At yung siya po ay nasa Corinto, ay nakakatanggap po siya ng mga sabi-sabi na ang taga-Galacia po ay nasasakop na po o nai-influensya na po ng mga Judaizers. Pag sabing Judaizers po, sila po yung mga teachers po, nagtuturo sila po na kung saan ay dapat ang kaligtasan, hindi nila tinatanggal si Kristo, pero dapat merong paggawa ng law ni Moses. Nakuha niyo po yon. Hindi nila tinatanggal ang Panginoon sa Kristo, pero hindi pwedeng tanging pananampalataya lamang kay Kristo ang magdadala sa tao sa langit, kundi kailangan nilang sundin ang batas ni Moses. Yung po ang pinakabinabattle po dito ng mga taga-Galacia, na sila po ay, kumbaga sila po ay iniimpluensya na po ng maling katuruan. At yung po ang binabattle ni Apostol Pablo. Kaya in verse number 10, sabi po na Apostol Pablo, "For do I now persuade men?" Pag sinabi pong persuade, convince men or God. Sino bang aking kinukonbinsi? Ang tao ba o ang Diyos? "Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of God." Kung ipi-please ko ang tao, hindi ako magiging servant ng Panginoon Jesucristo. In verse number 11, basahin po natin. "But I certify you," sabi niya po sa mga taga-Galacia, "but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men." Yung gospel na kung saan ay narinig niyo sa akin, yan po ay hindi katuruan ng tao. Verse number 12, "For I neither receive it of men." Hindi ko rin ito natanggap sa tao. "Neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ." Binibigyan niyang emphasis na yung kaligtasan, yung patungkol po sa gospel, ay hindi ko yung pinirad sa inyo sa pamamagitan ng tao. Nakuha niyo po, at hindi ko rin yan natanggap sa pamamagitan po ng tao. Yan ay natanggap ko by the revelation of the Lord Jesus Christ. And verse number 13, "For ye have heard of my conversation in time past." Narinig niyo ang aking istorya. "In the Jews' religion, how that beyond measure are persecuted the church of God and wasted it." Alam niyo kung gaano kalupit. Alam niyo kung paano ko pinipersecute those Christian na kung saan ay nag-i-stand sa katotohanan. And verse number 14, "And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers." As far as zealousness, yung kasigasigan is concerned, ako'y masigasig sa aking paggampan ng tungkulin bilang mayroong pinaniniwala na kung saan ikinuha ko sa aking forefathers. Of course, alam natin, yung maling paniniwala, dun siya mayroong zealousness. Pero ang sabi po na Apostol Pablo, in verse number 15, "But when it pleased God," pinasok niya na po ang Panginoon, "who separated me from my mother's womb and called me by His grace." Dati ganun ang aking kalagayan. Namimersikot ako ng mga Kristiyano. Pero ngayon, ako'y tinawag ng Panginoon sa kanyang biyaya, sa kanyang gawain. At ano po ang sabi po ng Biblia? Pagpatuloy po natin. In verse number 15, verse number 16, "to reveal His Son in me." Bakit po siya tinawag sa gawain? "To reveal His Son in me, that I might preach Him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood." Naunawaan na po Sir Pablo, at pinapaliwag na nagya po sa mga taga-Galacia na yung aking natanggap na gospel, yan ay aking isasagawa at aking patuloy na ihahayag sa kadahilanan ako'y tinawag ng Diyos sa kanyang biyaya. Mga kapatid, ang pinaglalaban ni Apostol Pablo dito ay yung gospel na kung saan ay natanggap niya sa Panginoon. Hindi yung gospel na natanggap niya sa mga false prophets. Mga kapatid, yung mga taga-Galacia, some of them ay impluensyado na po ng maling katuruan. Pero dito makikita po natin kung meron mang unang-unang pinaglalaban ang Panginoon si Apostol Pablo sa kanila, yung kanilang kaligtasan na natanggap. Yung po ang pinaglalaban ni Apostol Pablo. Kaya kung mapapansin niyo po, in verse number 16 of Book of Galatians, chapter number 2, ano pong sabi ni Apostol Pablo? "Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith of Jesus Christ." Ang tao hindi po inaligtas by the law, but by the faith of the Lord Jesus Christ. At pagpatuloy po natin, "justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified, by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified." Mga kapatid, pinag-uusapan po dito yung patungkol po sa kaligtasan.
na yung kaligtasan kailanman ay hindi ko natanggap sa ni Apostol Pablo sa tao. At hindi nyo rin narinig sa akin ng aking personal lamang yan na katuruan. Yan ay katuruan ng Diyos na natanggap na sinaling ko sa inyo. And then punta po tayo saglit sa Corinthians. Tingnan po natin kung ano po yung pananaw ni Apostol Pablo sa pagiging servant. 1 Corinthians po, chapter number 7 and verse number 20 to 24 po. First Corinthians chapter number 7 and verse number 20. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. Verse number 22. But he that is called in the Lord being a servant is the Lord's free man. Likewise also that he that is called being free man is Christ's servant. Verse number 23. Ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. Verse number 24. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. Kung saan ka tinawag ng Diyos, mag-abide ka sa Diyos. Be ye not a servants of men, but be ye a servants of God. Hindi man natin makikita dito yung pinaka-praise na be ye servants of God o be a servants of God. Pero ang gusto kong iparating sa kanila na Apostol Pablo, kailanman wag kayong maglilingkod sa tao. Kayo ay patuloy na maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, ang problema ng Kristiyano, dumadating sa punto ng kanyang buhay na una sa Diyos naglilingkod siya, pero kalaunan hindi niya napapansin sa tao na po siya naglilingkod. Kaya nakikita nyo, bakit kaya, kung papansin nyo po si Apostol Pablo, lagi niya binibigyan ng diin. Yung siya po ay nagsalita sa mga taga-Galacia, kung ako'y magiging man pleaser, sabi niya, hindi ako pwede maging servant ng Panginoon sa Kristo. Dito naman, sinabi niya naman po dito, sa talatang pong binasa po natin, ano pong sabi niya, art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's freeman. Likewise, also he that is called being freeman is Christ's servant. Verse 23, ye are bought with a price. Be not ye the servants of men. Alam niyo po kung bakit niya po binibigyan ng emphasis to? Sa kadahilanang there is a possibility na yung isang tao, itong mga taga-Korinto ay dumating sa punto na ng kanilang buhay na maglingkod sila sa tao. Maaring hindi nila napapansin, maaring hindi nila aaminin, pero hindi nila alam na kung saan na sa tao na po pala sila naglilingkod. Kaya ang tanong, is there a possibility na tayo po ay maglingkod sa tao? Alam niyo po, is there always a possibility? Bakit po? Ministry is people. Tama po ba? Ministry is people. Ministry is a service to God through the people. Hindi maaring hindi natin i-coconnect yung sarili natin sa tao. Hindi maaring lalayo tayo sa tao. Tayo po ay dikit sa tao. Sa may mga ministry, ikaw man ay choir, usher, ano pa mang ministry mo, ikaw man ay area leader, ikaw man ay sub-leader, basta ikaw ay nasa ministry. Mga kapatid, hindi natin maiiwasan na madikit tayo sa tao. At walang sino mang aayaw na madikit tayo sa tao, bakit tinuturo tayo ng Diyos sa tao? Pero tandaan niyo po, ministry is a service to God, not to men. Through the people lamang. Hindi po tayo naglilingkod sa tao, tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Hindi po magsasalita si Apostol Pablo dito, hindi niya uulit-ulitin ang talata, be ye not a servant of men, kung hindi pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari. At minsan hindi natin alam, yun na pala ang kalagayan natin na naglilingkod na tayo sa tao. Mas nagiging after na tayo sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Alam po, kanina sa Galacia, sa Book of Galacia, yung siya po ay nagsalita sa mga taga-Galacia, yung mga taga-Galacia, maging hindi lang yung mga nang i-impluensya, maging yung mga taga-Galacia, kinu-question na nila si Paul. Pero nagpakita si Paul, ito ang aking stand. Maliwala kayo sa hindi, ito ang aking stand. Ang pananampalataya ay ang pananampalataya ang ating natanggap, ay natanggap natin yan sa Diyos, hindi sa tao. At hindi na kailangan ng good works, hindi na kailangan na sundin pa ang batas ni Moses para ikaw ay maligtas. Tanging pananampalataya lang kay Kristo. Maging sa taga-Korinto, meron siyang binibigyan ng emphasis, be ye not a servants of men. Mga kapatid, we are in the ministry.
Amen. Dikit tayo sa tao, meron tayong, lahat tayo, alam niyo po, sa ako'y naniniwala, lahat tayo ngayon dito magkakakilala. Amen. At parin yung bawat isa po sa inyo, yung iba dyan, may hinahawakan na po kayong tao, yung iba dyan, mayroon kayong hinahawakan na ministry na kung saan ay kapamaraanan para maging kagamit-gamit kayo ng Panginoon. Pero mga kapatid, huwag natin kakalimutan na sa Diyos pa rin po tayo naglilingkod. Amen. Alam niyo po, nakalulungkot, paano po natin nasasabi, Brother RG, na dumadating sa punto na ang isang Kristiyano na una, masayang naglilingkod sa Diyos, kalauna, naglilingkod na sa tao. Mapansin niyo po, pag ang isang Kristiyano na wala na sa gawain, na wala sa kanya yung ministry, maging yung masayang paglilingkod niya sa Diyos, nawawala na po. Itinalaga ng man of God sa ministry, Brad, asher ka dyan. Yung nagkaroon siya ng problema because of his or her immaturity, Brad, pahinga ka muna, kailangan mo muna ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi niya tinake yon as correction. Tinake niya yon as condemnation. Na inisip niya, alam niyo po, ang isang taong merong hindi maayos na espiritu, ititake niya yung correction sa kanya na condemnation. Kaya ngayon, ano papasok sa kanyang kaisipan? Ano ba yan? Tagal-tagal ko na naglilingkod dito sa Panginoon, ngayon papaalisan ako. Hindi ganun, inuubos ko na yung pawis ko dito. Dito na ako nagpakapuyat-puyat. Pinaglaban ko ito sa aking trabaho. Pag Sabado, dapat may pasok ako, pero hindi ako papasok para maka-attend ang meeting ng usher. Tapos, aalisin ako dito. Mga kapatid, naging malipit ka sa ministry mo, pero hindi ka naging malapit sa may-ari ng ministry mo. Hindi mo alam, nagiging after ka na sa sasabihin ng tao. Hindi mo alam na kung saan, kung bakit umalis ka dyan sa kadahilan ng, baka mapansin nila na kung saan wala na ako sa ministry, alamin nila kung anong dahilan. Maging honest ka sa sarili mo na merong nakitang kahinaan sa iyo na dapat ayusin sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Aminin mo sa sarili mo na hindi pa ministry mo lang kailangan mo. Ang kailangan mo is the Word of God. Maging honest ka sa sarili mo, aminin mo na ang salita ng Diyos ang kailangan ko, hindi mo na yung ministry. Mga kapatid, kung tayo itinalaga po dyan, merong rason. At maring dumating sa punto na nakita sa iyo, of course, ng man of God, o sino man taong delegated authority na nakakasakop sa iyo, na sir, pastor, pwede na po ito si ano. Maring nakita because of your obedience to the Word of God. Pero mga kapatid, kung ikaw may antatanggalin dyan, isipin mo rin, baka naging disobedience ka na. Hindi yan para i-condemn ka. Yan ay para ikaw ay matulungan. Sa kadahilan ng ayaw ng man of God na kung saan ay mananatili ka dyan sa iyong position na mali na ang paglilingkod mo sa Diyos. Mali na ang paglilingkod mo sa Diyos. Sa kadahilan ng may taong hawak ka at maaari na kung saan mailid mo rin sila sa mali. Nakawin niyo po, kung totoong mahal natin ang ministry, mahalin natin yung mga tao sa ministry. At maging aminado tayo, hindi ko karapat-dapat, baka masira yung buhay ng mga tao. Kailangan ko muna makinig ng salita ng Diyos. Pastor, salamat. Sir, salamat po na tinanggal niyo po ako dito at pakikinig lang muna po. Ang sarap-sarap makinig po eh. Alam niyo po, every Sunday morning, Sunday evening, Wednesday night, andun lang po ako. Hindi niyo po ako makikita sa auditorium. Ngayon lang po ulit ako nakapasok po dito. Doon po ako. Kaya yung mga nasa Google Meet, pare-pares lang po tayo. Buti kayo naka-Google Meet, ako naka-Facebook lang po. Andun po ako. Ang sarap makinig sa totoo lang. Yung Men for Christ, sabi ko kay Sir Jow, okay lang po ba mag-request ako? Total, may mga tao naman doon. Pwede po ba pumasok ako sa auditorium, makikinig ako ng salita ng Diyos? Mga kapatid, masarap makinig ng salita ng Diyos. Amen. Baka kasi dumating sa punto ng iyong buhay na nasa ministry ka, grabe na yung kaseryoso mo dyan, lahat na, busy ka na, pero kulang ka na sa salita ng Diyos. At ang solusyon ay walang iba, kundi ikaw muling umupo dyan at makinig ng salita ng Diyos. At pag nakita ulit ng Diyos na maayos ka, ibabalik ka dyan at ang kagandahan nito hindi nakatulad ng dati. Na-warningan ka na. Pero kung ikaw ay tatanggalit, magagalit ka at nagsasabi ka kung ano-ano pa man, mga kapatid, yan ang matinding pahirap sa buhay mo. Naglalagay ka ng pabigat sa iyong buhay at kailanman hindi mo ma-enjoy ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi mo ma-enjoy ang iyong buhay bilang isang Kristiyano. Kaya mga kapatid, tanungin natin ating sarili. Totoo bang servant ba ako talaga ng Diyos o servant ako ng tao? Naglilingkod ba talaga ako sa Diyos o naglilingkod ba talaga ako sa tao? Minsan ayaw nating aminin na sa tao na tayo naglilingkod. Yung isang pride, mga kapatid, sasabihin niya sa iyo wala kang pride. Ganun din sir, mga kapatid, pag yung gawain ng Panginoon, pag hindi natin napansin ang ating sarili, at hindi tayo naging tapat sa ating sarili, patuloy nating ipaglalaban ang isang kalagayan na kung saan alam natin na hindi naman dapat tayo doon. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, merong salita ng Diyos, merong paghahayag ng salita ng Diyos sa patuloy po
na umaabot po ng pangangailangan espiritual ng bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, patuloy natin tanungin ang ating sarili. Ako ba ay servant ng Diyos o servant ng tao? Ako ba ay naglilingkod sa Diyos o ako ay naglilingkod sa tao? Bakit, alam niyo po, bilang isang full-time for 10 years po, salamat by the grace of God, 10 years na ako pinagsuko ng buhay sa Panginoon, may mga nakita po ako, kasama akong full-time, ewan ko kung may, si Ma'am Leia siguro kasabay ko po, ang dami po namin, pero yung tinagal nyo na wala na po sila sa pagka-full-time, ang sipag niya mag-soul winning, lahat, best soul winner pa yan, talagang soul winning awards pa yung nakakuha niya, lahat, ang sipag, pero yung natanggal sa pagpo-full-time, may hindi mo na makita nag-area. Ibig sabihin, yung position pala, yung position na pala, nagpapakilos po sa atin. Pag natanggal sa ministry, wala na rin trabaho sa paggawain ng Panginoon. Ibig sabihin, pagpapatunay lamang po yun na hindi talaga Diyos ang ating pinaglilingkuran. Mga kapatid, ang sarap paglingkod sa Diyos. Hindi mo na kailangan pa ng position para maglingkod ka sa Diyos. Hindi mo na kailangan pa nga ng anumang position sa simbahan, anumang ministry, para ma-enjoy mo ang iyong Kristiyanong buhay. Kahit ikaw ay walang ministry, pwede mo ma-enjoy ang iyong Kristiyanong buhay. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong pumasok sa ministry. Pero yung ikaw baguhan, wala ka pang ministry, nandito ka, nag-enjoy ka na sa pakikinig. Ngayon binigyan ka ng ministry, enjoy mo yan. Amen. Enjoy mo ang ministry at siguraduhin mo na yung connection mo sa tao, ang source ay yung iyong relasyon sa Diyos. Mga kapatid, walang masama na magkaroon tayo ng connection sa tao. Pero kung ang source niyan ay yung ating relasyon sa Diyos. Pero kung marerekta tayo sa dao, magiging problema po natin yan. Magiging problema po natin yan, mga kapatid. Kaya alam niyo po, pinapaulit-ulit na Apostol Pablo na hindi ako servant ng tao. Lagi niya nare-remind ng kanya sarili at sinasabi na sa mga taga-Galacia, sa mga taga-Colosa, hindi ako servant ng tao. Wag din kayo maging servant ng tao. Sa kadahilanang you will never enjoy your Christian life once na kayo po ay naging servant ng tao. Mga kapatid, wala tayong makikita dito na servant ng position, wala po. But once you became a servant of men, you will become also a servant of your position. Once na naging servant na po tayo ng tao, after na po tayo sasabihin ng tao, nagpapakilos na sa ating tao, masigasig tayo kasi marami nakakita. Pag tayo na lamang, wala na. Mga kapatid, masigasig tayo pag merong pumapalakpak pa sa atin. Masigasig po tayo pag merong pang, amen, ang galing mo ah, amen. Amen. Nakaka-challenge ka naman, biro mo, tuloy-tuloy ka. Pero pag wala na, pag dumating na sa punto na ikukorek ka na, iba na ang attitude mo. Mga kapatid, hindi yun ang attitude ng isang servant. Kung talagang totoong naglilingkod tayo sa Diyos, at kung tayo man ikukorek, Panginoon salamat, pinalalahanan mo ako. At tunay nga, Panginoon, na gusto mo ako ilagay sa isang gawain, sa isang ministry na magiging kagamit-gamit ako. Panginoon, alam mo na kung saan marami mapapahamak kung magpapatuloy ako. Kaya Panginoon, salamat sa correction po ninyo. Mga kapatid, minsan ang nag-ano yung reputation, hindi natin alam na tumatagal tayo sa ministry na yung reputation na natin ang ating binibuild. Mga kapatid, tandaan po natin that we have no any reputation sa ibabaw ng lupang ito. The only reputation that we have is God's reputation. Amen. Hindi natin reputasyon, kundi ang reputasyon ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mga kapatid, sa Diyos tayo naglilingkod, ang reputasyon ng Diyos, ang ating pinagsusumikapan po dito. Mga kapatid, isipin nyo, ang Panginoon Jesucristo, meron siyang reputasyon, but He made Himself of no reputation. Amen. He made Himself of no reputation. At ano po sabi ng Biblia? Siya'y nagpaka-servant at nag-serve para po sa atin. Para po ano, mapaglingkuran tayo. Hindi siya bubaba to be ministered, but to minister unto. Tayo po'y pinaglingkuran. At ngayon po, mga kapatid, may pagkakataon tayo maglingkod sa Diyos, huwag tayo maghanap ng reputasyon. Amen. Huwag tayo maghanap ng reputasyon. Di bali nang mapahiya, basta sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Buksan natin, saglit po ang ating pong Biblia, buksan po natin sa Acts chapter number 5. Acts chapter number 5, verse number 41. Acts chapter number 5, verse number 41. Ano pong sabi po dito ng Biblia? And they departed. After na sila po ay makulong, after na sila po ay makulong po, ano pong sabi ng Biblia, verse number 41, and they departed from the council, from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for His name. Masaya sila. Hindi dahil sa sila'y pinalakpakan. Hindi dahil po sila ay
sila po ay merong sila po ay sabihin na nating hindi sila naging masaya sa kadaylan ng maraming umagris sa kanila, maraming natuwa sa kanilang ginagawa. Naging masaya sila sa kadaylan ng sila po ay counted na merong kahiyan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Di ba alin na mapahiya tayo mga kapatid for the glory of God. Ang totoong servant ng Diyos, anumang mangyari, maglilingkod dyan sa Diyos. Pero pag dumating sa punto ng ating buhay, nagtatrabaho tayo sa gawain ng Panginoon na hindi natin alam mga kapatid na kung saan ay nagiging servant na pala tayo ng tao. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod po sa Panginoon, huwag nating asamin ang praises ng tao. Ang patuloy nating asamin ay yung kasiyahan ng Diyos sa kung saan ay pinaglilingkuran po natin. Amen. Alam niyo po, yung ako po ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Binanggit ang ating mahal na pastor na mag-share ka ng iyong pagsuko mo na sa buhay ng iyong buhay sa Panginoon at paano mo na-enjoy. At anong meron sa gawain ng Panginoon? Mga kapatid, kung ako tatanungin kung ano meron sa gawain ng Panginoon, kung ano meron sa gawain ng Panginoon, contentment. Maring walang pera na malaki katulad ng iba, pero mga kapatid, yung contentment nandun, bakit? Sa kadila naglilingkod ka sa Diyos. Amen. Mga kapatid, yung mga freebies, anumang mga blessing na meron tayo sa ministry, freebies lang yan, pero yung pinaka-blessing na meron tayo sa ministry, yung tayo po ay nakakapaglingkod sa Diyos. Amen. Yung ikaw ay makapaglingkod sa Diyos, that is the great blessing of all na merong kabilang isang Kristiyano. Amen. Yung ikaw ay makapaglingkod po sa Panginoon. Kaya salamat po na ngayon nakakapaglingkod po tayo sa Panginoon. Amen. Hindi ba tayo masaya na Wednesday, nakakapaglingkod tayo? Thursday, depende sa schedule mo, nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Di ba napakasaya mga kapatid? Amen. Di ba napakasaya? Mga kapatid, isa na binanggit ko, initinalim ko sa akin sarili, gusto ko magkaroon ng reputasyon ang gawain ng Panginoon. Yung ako ay nagsuko ng buhay sa Panginoon, sabi ng, of course, kumonta rin yung aking family, yung aking tatay, hindi natuwa talaga. Pero salamat sa huling yugto ng buhay ng aking ama. Bago siya kunin ng Panginoon, pumunta ako ng Cavite, umakit ako ng, sa second floor, usap kami ni Papa. Sabi sa akin ni Papa, anak, natutuwa ko na sa gawain kayo. Mga kapatid, sinabi niya yon na natutuwa siya sa gawain. Dating galit na galit siya sa gawain ng Panginoon. Natutuwa, nagpapasalamat ako bago siya kunin ng Panginoon, nabanggit niya yung salitang natutuwa ko na sa gawain kayo ng Panginoon. At salamat na meron kayong pastor. Tuwan-tuwa po siya kay pastor. Na-appreciate niya po ang ginagawa ng pastor. At bunga po ako noon. Mga kapatid, pasalamat tayo na mayroon tayong pastor na hindi naglilingkod sa tao, kundi naglilingkod sa Diyos. Kung na-appreciate yun ng aking ama na kung saan walang kaalam-alam pa naman sa gawain ng Panginoon, na-appreciate niya yung ginagawa ng ating mahal na pastor, ma-appreciate po natin mayroong pastor na naglilingkod sa Diyos, hindi sa tao. Kung naglilingkod siya sa tao, mahirap po kaya sa napakaraming tao paglilingkuran mo, iba't ibang attitude yan. Iba't ibang kalagayan niyo sa buhay. Kung yan ang paglilingkuran ng ating mahal na pastor, walang maayos na buhay po sa atin. Pero salamat sa kadela ng ating mahal na pastor, naglingkod sa Diyos. Naging dahilan, naging maayos po ako, naging maayos ang bawat isa po sa atin because may isang man of God na tumayo sa pulpiton, nag-stand sa katotohanan at lahat po tayo produkto. Na maging sa kamatayan ng aking ama ay nakita niya po na anak, napakaganda dyan sa ministry. Pero nakalulungkot po na minsan ang ministry po ay nagiging katatawanan sa kadela ng meron pong mga nagsuko ng buhay sa Panginoon na basta-basta na lamang iiwan ang gawain ng Panginoon. Kaya parang nagiging laro lamang ang gawain ng Panginoon. Pag may nagsukod, nag-forward dito, sasabihin ng iba, naku, maniwala ka dyan. Isang buwan lang yan. Bakit? Kasi may mga full-time nagsuko ng buhay sa Panginoon na napaka-easy lang na iwan ang gawain ng Panginoon. Napahiya lang, na-correct lang ng man of God, na-correct lang ng personnel, uwi na kagad. Pinaglaban yung kanyang pinagsuko ng kanyang buhay sa kanyang magulang, nakipag-away pa. Talagang nakipaglaban talaga sa magulang para lamang magsuko ng buhay. Kunting salita lang, napagalitan lang, nakorek lang, para naman sa kanyang ikaayos, aalis, kaya nagiging kahiyahiya ang gawain ng Panginoon. For those who made a commitment that you will surrender your life full-time in the ministry, mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi madali kung magbibuild ka ng sarili mong reputasyon. Pero kung ikaw ay totoo maglilingkod sa Panginoon, kahit anong pahiya sa iyo, pero pag ikaw ay lagi nasa isip mo, para sa akin yan. Para sa akin yan. Kasi balang araw, hahawak ako ng tao. At balang araw, magkukorek ako ng tao. Magkukorek ako sa kadahilan ng ayaw ko siyang manatili sa ganong kalagayan. At salamat sa akin pala ngayon, nakukorek na ako. The only thing that you can give is the things that you have. Ano mang may bibigay mo ay yung meron ka lamang. Paano ka balang araw makakapag-correct kung ikaw, kunting correct lang sa'yo, iyak ka na. Maging sa mga ministry, hindi man sa full-time in general, mga kapatid. Anong ministry meron ka,
na napagsabihan ka lang aalis ka na sa ministry. Anong ministry meron ka na nagiging kahiyan? Ano? Mga kwer, naku. Yan, anong kwer na yan? Mamaya-maya, aalis na rin yan. Mga kapatid, nagiging kahiyahaya ang ministry. Kaya parang walang maniwala sa ministry, mga kapatid. Parang bumababa ang standard ng ministry sa kadila ng mga servant ng tao, hindi servant ng Diyos. Mga kapatid, masaya sa gawain ng Panginoon. Ako po, by the grace of God, hindi ko kailanman pinangarap maging area leader, hindi ko po pinangarap maging teacher sa PSS, ano pa mang ministry mayroon, kasi wala pa yan, nag-i-enjoy na ako sa gawain ng Panginoon. Inilagay ng Diyos, enjoy ko yan. Enjoy ko po yan. Pero mga kapatid, hindi ko na kailangan pa ng ano pang position sa ibabaw ng lupang ito. Anak ka na ng Diyos eh. Yan ang pinakadakilang position sa buong mundo. Ano pang hinahanap mo? Yung position na nakikita ng tao? Mga kapatid, nakikita tayo ng Diyos bilang kanyang anak. Amen. Bilang kanyang anak. At meron tayong pagkakataon na makapag-serve po sa kanya. Ano pang mas titinding reputasyon, mas titinding position sa pagiging anak ng Diyos? Kung talagang Diyos ang pinaglilingkuran po natin, ano pa po? Wala na. Panginoon, matanggal man ako sa ministry kasi kapasaway talaga ako, Panginoon. Pasensya, hindi ako nakinig sa iyo. Pero Panginoon, alam ko hindi na matatanggal yung pagiging anak ko. Amen. Amen. Salamat po ba sa Panginoon? Amen. Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon? Amen. Restore unto me the joy of my salvation. Hindi na kailan mawawala, kailanman hindi na po mawawala sa atin ang ating kaligtasan. But minsan yung joy nawawala po sa atin. Amen. Nawawala minsan yung joy ng ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, yamang tayo na sa gawain po ng Panginoon, just like Apostle po, lagi niyang nire-remind yung kanyang sarili and even yung mga taong pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon na tayo na sa gawain ng Panginoon, lahat tayo na sa ministry, salamat, nagsasama-sama tayo dito, pero wag tayong maging servant ng tao, but be a servant of God. Mga kapatid, tayo po ay naglilingkod sa isang Diyos na makapangyarihan. Isa-isang Diyos na kung saan ilumalang ng langit at lupa. Amen. Mag-area ka mga kapatid, mag-share ka dyan. Kahit hindi ka area leader, pwede ka mag-share ng gospel, mga kapatid. Hindi mo na kailangan maging choir member para mag-share ka ng gospel. Hindi mo na kailangan pa maging Bible school students para mag-share ka ng gospel. Kaya pag nawala na sa pagiging Bible school students, tigil na rin ang pag-share. Pag nawala na sa pagiging usher, tigil na ang pag-share. Pag nawala sa pagiging choir, dati 10 souls won a week, dapat meron ka. Kung hindi ka makapag-win ng 10 souls won a week, bawal ka mag-perform. Kaya yung iba, grabe sipag mag-soul winning. Ayun, nawala na. Tigil na rin soul winning. Mga kapatid, saan ba talaga tayo naglilingkod? Sa Diyos ba talaga o sa tao? Sa ating bang mahal na pastor, alam niyo po, lagi sinasabi ng ating mahal na pastor, huwag kayong maging loyal sa akin. Maging loyal muna kayo sa Diyos. Because your loyalty to me should be the manifestation of your loyalty to God. Yung loyalty natin, kung alam po, maganda maging loyal sa pastor. Bakit? Pinagkatiwala yan sa iyo ng Diyos eh. Sabi nga ng Biblia, bigyan mo yan ng double honor eh. Pero mga kapatid, siguraduhin po natin na yung source ng ating connection sa ating mahal na pastor ay yung ating relasyon sa Diyos. Ang source ng connection natin sa mga tao, siguraduhin po natin na yung maayos na relasyon natin sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, napakasimple po ng mensahe, wala pong malalim po dito, pero i-check natin ang ating sarili. Am I a servant of God or men? Ako ba ay servant talaga ng Diyos or servant ako ng tao? Ngayon po, i-check po natin yung ating sarili. Saan ba talaga ako naglilingkod? Sa tao ba o sa Diyos? Kung sa Diyos, anumang mangyari, maglilingkod ako sa Diyos. Pero kung sa tao, talagang aalis tayo sa gawain ng Panginoon. Pero kung sa Diyos, anumang mangyari, mapahiyaman ako. Could you imagine? Masaya sila kasi napahiya sila. Sinong matutuwa po dito na masaya kayo, napahiya kayo? Natutuwa po siya. Ako, hindi ako natutuwang mapahiya. Masaya ako na mapahiya sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen! Amen! Alam niyo po, masayang mapahiya. Alam niyo po, sa totoo lang, sa isang Kristiyano, pag habang napapahiya po siya, habang siya po ay binababa, basta sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, lalo siya natcha-challenge. Amen! Lalo siyang natcha-challenge. Di bali nang, mamaya tatanungin ako, bakit kaya ako nawala sa ministry? Bakit kaya ako nawala sa ministry? Tatanungin, sasabihin ko sa kanila, kasi pasaway ako. Ngayon, inaayos ako ng Diyos. Amen. Maging vocal tayo. Masaya ako ngayon sa aking kalagayan at tinagal ako ng Diyos kasi mahal pa ako ng Diyos. Hindi ako kinukondem ng Diyos. Kinukorek lang ako ng Diyos. Huwag mo ako kukondem. Mga kapatid, walang sino man sa ibabaw ng lupang ito ang pwede magkondem sa atin. Even our heart, sabi ng Biblia, our God is greater than our heart. Sa panahon na tayo kinukondem ng ating puso, yan ka kasi, umalis ka na dyan sa gawain, yan kasi, pasaway ka kasi, umalis ka na dyan sa gawain, hindi ka karapat dapat yan. Mga kapatid, sa panahon na kinukondem ka ng sarili mo, ng puso mo, sa panahon na kinukondem ka ng ibang tao, mga kapatid,
tandaan mo, kinokorek ka lang ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, sa mga nag-commit na kayo po yung magsuko ng buhay sa Panginoon, ano na pong plano po ninyo? Kayo ba ay pumunta dito sa harapan, umiyak lang? Anong plano po ninyo sa inyo pong commitment? Ano nyo po, wala nang pinakamasayang buhay. Sa akin po, bilang isang nagsuko ng buhay, wala nang pinakamasayang buhay kundi yung isuko mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi ko po sinasabing hindi masaya yung hindi mga nagsuko. Alam ko, nag-i-enjoy din po kayo. Pero sa akin po, bilang mayroong panawagan sa gawain ng Panginoon, mula nung ako'y nagsuko ng buhay sa pang hanggang ngayon, na-enjoy ko po. At lalo ko pang na-enjoy. Yung iba, minsan, nakakainis ito si Sir Harji, lagi na lang nakangiti. Anong gusto mo, umiyak ako? Kanta pa ng kanta. Opo, co-construction kami, kakanta kami, kahit sintunado, at least para sa Panginoon. Bakit naglilingkod ka sa Diyos eh? Diba, mamaya, construction worker, mamaya, ganito, kung ano-ano ng ano, pero pa, ano pa man yan, basta sa gawain ng Panginoon, papatulan natin yan. Amen! Amen! Mga kapatid, di ko na kailangan ng position para mag-enjoy ko ang aking paglilingkod sa Diyos. Pwede ako maglingkod sa Diyos kahit ano pa man, saan ako ilagay. Basta saan ako ilagay ng man of God, saan ako ilagay ng aking leader, dun ako, magpapagamit ako sa Panginoon. Amen! Be ye a servant of men, or be a servant of God. Okay po, be a servant of God. Amen. At I hope meron po tayong natutunan. Napakikili lamang po, kaya maaga po tayong uwi sa ngayon. At I hope na yan po ay naging malaking reminders po sa at bawat isa po sa atin. Mga kapatid, masaya maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen. Okay po, tuloy-tuloy po tayo na maglingkod sa Diyos at hindi sa tao. Tayo po'y manalangin, tayo po'y magsitayong lahat. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa pagpapala po na ipinagkalob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa inyo pong mensahe na ipinaabot sa amin ngayong gabi. Tunay nga po Panginoon, wala nang pinakamasayang buhay, kundi yung buhay na kung saan ay naglilingkod sa inyo at hindi po sa tao Panginoon. Hindi po namin pwedeng mahirap pong i-please ang tao Panginoon. Kami man ay gumawa ng tama o mali, meron pa rin sasabihin ng tao. Pero salamat Panginoon, na kayo po ang aming pinaglilingkuran, Panginoon. Na anumang sabihin ng tao, as long as na-aprobado po ang aming ginagawa sa inyo pong harapan, patuloy po namin itong gagawin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo na pinagkalob niyo po sa amin, ang patuloy po na magamit sa inyo pong gawain. Ang patuloy po, Panginoon, na ma-enjoy ang inyo pong pribileyo na patuloy na pinagkakaloob. Kaya maraming maraming salamat po, kayo po ang mangusap sa inyo pong maanak, ang aking panalangin, ay kayo po ang patuloy na mag-convict sa kanila, sa mga gumawa ng desisyon na isusuko po nila ang kanilang buhay sa inyo, Panginoon. Sa mga gumawa ng desisyon, Panginoon, na kung saan ay mag-aaral sa Bible School, anumang commitment ang kanilang ginawa sa inyo pong harapan, please help them, Panginoon, na ito po ay kanila pong tuparin for your glory, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat Panginoon sa paggamit niyo po kay Sir RG, Panginoon. Salamat po sa hamon na ipinagkaloob niyo po sa kanya. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po itong pagyamanin sa aming puso't isipan, O Diyos. Salamat po sa wisdom na ipinagkaloob niyo po sa kanya at dalangin po namin na patuloy po ito na maisapumuhay po namin sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. Kayo po ang siya maitasan at itirang oras. Patawad po muli sa aming pagkukulang at pagkakasala in Jesus' name. Amen. Amen. Alright? So back to your seats, please.